magandang araw mga darlings. Kumusta po kayong lahat? Magdadain po pala ako mga darlings ng bangus. Paborito po ito dito sa amin. Maliit po na bangus. 120 po ang kilo. Hindi nga lang po ito maboboneless mga darlings kasi wala pa po akong gamit pang boneless. Paborito po ito ng mga anak ko. Lalo na po pagka-crispy ang pagkakaluto mga darlings. Kahit ito lang po, daing na bangus, tapos ang sausawan ay kamatis. Pasensya na po mga darlings, maingay. Mapurol pa rin po yung kutsilyo namin. Dahil hindi pa rin po siya nakahasa ng listing. Kunwari, hinasa ko lang po siya na naman ulit kanina. Isang kilo lang po mga darlings itong bili na lobster. Ibababad ko po siya sa suka na may bawang, paminta, asin. Siguro po lagyan ko ng konting seasoning. Para malinamnam naman ng konti. Nung pong una mga darling, syempre hindi pa din po ako marunong. Natuto lang po ako unti-unti. Kasi po pagbibili po ng nakadaing na, tapos nakatimpla, medyo mahal na. Bili na lang po ng sariwa. Tapos, ako po ang nagdadain na lang. Wala pa nga lang po akong pang-boneless. Hindi pa po nakakabili. Ingat lang po pag magdadain kayo. Ingat po sa kutsilyo. Enjoy po ito mga darlings. Alisan po natin mga darlings ng hasang. Ayan. Yung pong paborito ang daing dyan na bangus. Yung pong hindi pa po nakapag-try na magdaing, madali lang po mga darling. Dahan-dahan lang po kayo sa kutsilyo. Inaalis ko po itong mga darlings. Ito po mga darlings. Kasi malansa po ito. Ito po. Ito mga darlings, so linis na. Hindi po pare-parehas ang laki mga darlings. Meron pong medyo malaki tulad po nito mga darlings. So, Hindi nga lang po ako mabilis mga darlings mag-alis ng hasa. Medyo maano pa po siya. Natatalasan po ako. Pero matututo na marunong naman din po kahit papaano. At kailangan po mga darlings, ito po ay huwag madurog o mabutas dahil po ito po yung abdo. Ito po yung mapait mga darlings. So, yan. Ingat po kayo pag nag-ano kayo ng bangus. Na hindi po siya mahiwa.
Ito pa mga darlings yung aalisin ko, oh. Ito po siya mga darlings, so ito. Dahil ito po malansa. Yan. Buo naman po siya mga darlings. Tapos na po tayo mga darlings. Paborito po pala ito ni Kuya TJ mga darlings. Daing na bangos. Lalo na po pag crispy yung pagkakaprito. Gustong gusto po ni Kuya TJ. Ang dami niya nakakain. Pag ito po ulam namin, wala pong kapartner. Kanin lang at saka ito. Busog na. Busog na lalo na po si Kuya TJ. Buti po may nakitang ganito kalalaking bangus ang mister ko. Dahil mura lang po siya. 120 isang kilo. Yan. Malinis na po mga darling. So, ito po ay maalis eh. Ay, hindi ko na lang aalis eh. Yung pong maaalis, naalis ko. I-drain ko po ito mamaya mga darling bago ko siya ilagay sa... Bilhin po mga darlings na nakadain na. Nakatimpla na. Sabihin nyo po na yung gusto nyo lasa. Pero pag tayo po mismo ang makadain at magtitimpla, kung ano po yung nakasanayan natin timpla sa daing na bangus, yun po yung makukuha natin lasa. Tiyaga lang po. Lagi lang po talagang magtiyaga. Para po makakain ng mas ano po yung lasa. Ang gusto natin. Kung ayaw po natin ng may seasoning, pwede. Kung gusto po natin may seasoning, nahalo, pwede. Pili po kasi, wala na. Yung po, kung ano po yung timpla nila, yun na po yun. Sasangkot siya po muna sa mga darling sa kalamansi. As in, bago ko po siya ilagun sa suka na may timpla ng mga ano, sangkap niya. Ang bawang ko po pala mga darlings, dalawang ano po, dalawang puso ang tawag. Ito po yung katas ng kalamansi mga darlings. Itimplahan ko po muna. Ito mga darlings. Ano po na po itong kalamansi. Itong kalamansi po pala mga darlings. Malinaw din po kasi pag may katas po ng kalamansi, kahit po ibababad ko po siya sa sopa mamaya. Darlings, yung po palang lagayan ko ng kaminta ay nabasag. Nasagi po ang aking kamay ni Sky.
may nakabasag po, pero walang umaamin kung sino po yung nakabasag nito. Kaya ang ikli-ikli po ng pang ano ko sa almiris. Didikdikin ko na lang po yung paminta ko kasi wala po akong lagayan. Ko lang po yung bawang. Ipipino. Masarap din po kasi. Malinam lang po pag maraming bawang. Yan. Dito ko po pala ilalagay ang mga darlings. Ang akin pong pang pukpok sa aking almiris. Hindi po dito mga darlings na basag sa amin. Meron po sa ibang lugar. Hindi na lang pa ako nag-imbestiga para no ano na. Yan ang pag-uusapan. Ayan po mga darlings. Hindi ko po kasi may malalaking gantong paminta. Hindi ko po manunguyang malalaking paminta. Kaya, ayan. Nagtyagaan na lang po mga darlings, pwede pa rin naman. Niregalo lang po ito sa anak ko ng kanyang ka-opisina. Galing po ng Romblon. Sayang. Ayan, lalaki na po pala ako ng suka mga darlings. Tapos, asin. Kunti na lang po yung asin na ilalagay ko rito kasi may timpla na po yung isda. At lalagyan po ng konting seasoning. Maglalagay po ako. Hindi po ito sponge. Ayan. Kunti lang po. No? Ayan. Ito na po. Ilalim ko po yung medyo malalaki. Kamayin ko na po mga darlings. Hirap pag ikukutsara pa. Yan ko nga pala. Hugas na po ng kamay niya. Ready na po dito ang kamatis para bukas po. Nung una din po mga darlings, di rin po ako marunong magdai. Tagalang po natuto din. Habang tumatanda, natuto din si Liz. Si Mama Lisa ay natuto rin. Ang mga anak ko po, sabi ko nga, pag-aralan din po nila
para pagka nagkaroon sila ng pamilya, marunong din po sila. Kawawa pa naman pagka hindi po marunong. Parang kawawa. Buti ko laging may pera. At iuutos na lang. Magpabayad na lang ng tao. Paano po di po ba pagka hindi mapera? Hirap lang ang buhay. Konting paminta ng kailins. Isishake ko yan mamaya. Sayang po, nabasag po yung ano, lagayan ko ng paminta. Ang easy lang po dun eh. Crack lang po yung ilalagay dun. Tapos, yun ah. Pino na pagka, ano na mo. Bali po, mayroon pa naman po akong isa. Hindi ko pa lang siya na-open. Ayan. Ayan. Bukas po mga darlings. Magluluto po ako nito. Ganito lang po kadali ang pagdadaing at pagtitimpla ng daing. Kaya sa may mga mahilig po dyan sa daing na bangus, try nyo na po mga darlings. Easy lang po. See you po bukas sa pagluluto ko. Yan na mga darling. Niluluto ko na po ngayon ang aking ginawang daing kahapon. Pang-ulam po namin ng tanghalian. Sabi po ni Kuya TJ, ang bango-bango naman po niyan, mama. Ayan, kain na po tayo mga darlings. Tapos na po akong magluto ng aking ginawang daing. Ang sarap po mga darlings. Try nyo po sana. Yung mga mahilig dyan sa daing na bangos, na hindi pa po nakapag-try magdaing, madali lang po magdaing mga darlings. Makukuha nyo po yung gusto nyong lasa. At ito pa po mga darlings. Ganito po siya, pag nababad na po siya ng magdamag at maghapon, pwede nyo po siyang i-plastic. Ayan po mga darlings. Ayan, parang pambenta po, ano? Pwede. Mag-try nga po ako magbenta ako mga darlings. Para may negosyo akong daing na bangus. Kain po tayo mga darlings. Bye-bye. Maraming salamat. Ingat po. God bless.